Nangyari din po ito noon sa aming probinsya. Tungkol ito sa isa naming kababaryo na napapabalita at pinaghihinala ang aswang. Na talaga naman pong kinakatakutan sa lugar namin at pinangingilagan. Itago na lang po natin siya sa pangalang Aling Goring. Nang magkaisip ako ay matanda na si Aling Goring. Pero hindi na ito lumalabas ng kanyang bahay. Hindi daw tulad noon, kahit papaano, ay nakikisalamuha pa sa mga tao. Na kahit bihirang lumalabas, ay nagagawa pa makipag-usap sa kanila. Sa baryo namin, ay masasabi kong siya ang may pinakamalaking bahay. Na sa palagay ko ay naitayo noong una pang panahon. Paasin na rin sa pagkakayari nito. Sa tansya ko, ay parang panahon pa ng Kastila nang maitayo ang bahay nila. Pero kahit makaluma, ay magandang pagkakayari. Pinaghalong simento at kahoy. Pero nakakatakot ang itsura. Sabi pa nga ng mga nakapasok na sa bahay nito, mas nakakatakot daw kapag nasa loob ka na. Puro antigo at makaluma din ang mga kasangkapan. Kwento pa ng mga magulang ko noon sa amin. Mabait at matulungin si Aling Goring. Madalas nga raw lapitan ito ng mga nangangailangan sa aming lugar noon. Pero minsan ay may nakakita umano dito na nang aakit ng bahay ng isa naming kababaryo. At nang sumunod na araw ay naunan yung buntis na nakatira doon. Kaya mula noon ay nagsimula ng paghinalaan si Aling Goring. Minsan ay may nakakita rin dito na tila ba mayroong inaabangan sa daan na nagtatayuan ng kanyang mga buhok. Mabilis na kumalat ang mga balibalitang ito doon sa lugar namin. Kung kaya magmula noon ay kinakatakutan na siya at iniiwasan ng mga tao sa aming lugar. Sabi ng mga magulang ko, iniwan at nilayasan si Aling Goring ng kanyang asawa at mga anak. Pero mayroon siyang inampon isang batang lalaki na tawagin na lang natin sa pangalang Esteban. Inalagaan niya at pinalaki si Esteban. Itinuring niya itong parang tunay at sarili niyang anak. Hanggang sa nakapag-asawa at nagkaanak na ito, ay hindi pa rin umaalis sa poder ng matanda. Hanggang sa iwan din ito ng kanyang asawa. Kaya lumaki ang anak ni Mang Teban sa pangangalaga nila ni Aling Goring. Tulad ni Mang Teban, minahal at itinuring din ito ni Aling Goring na para niyang tunay na apo. Lumaki namang mabait at mapagmalang anak ni Mang Teban na itago na lang natin sa pangalang Teresa. Pero tulad ni Aling Goring, iniwasan at kinatakutan na rin ng mga taga sa amin ang mag-ama. Dahil ang alam ng mga taga ron sa amin ay aswang na rin ang mga ito. Pagkat nakapanatili sila sa bahay ni Aling Goring at walang nangyayaring masama sa kanila. Hanggang sa isang araw ay may dumating na mga taga Maynila dun sa aming lugar. Bali apat silang lahat. Dalawang lalaki at dalawang babae. Base sa kanilang pag-uusap, napansin ng mga taga sa amin na kanilang napagtanungan at nakausap ay magpipinsan ang mga ito. Pero mukhang doon lang rin sila nakita at nagkakilakilala. Apo daw sila ni Aling Goring. Lumalabas na bawat isa sa mga anak ni Aling Goring ay nagpadala ng tag-iisa nilang anak. Nagtanong-tanong ang mga ito kung saan ang bahay ng kanilang lola. Nang usisain sila ng mga taga sa amin kung anong kanilang pakay at kung bakit napasadsad bigla dun sa aming lugar, ay hindi naman na sila nagbigay pa ng ibang detalye. Kaya hinala ng mga taga sa amin, malamang napawi ang mga ito dahil sama na. Ilang araw na kasing nakaburol ng mga panahong ito si Aling Goring. Hindi malinaw sa mga taga sa amin kung ano ang kinamatay nito. Basta bigla na lang namin napalitaan mula kay Mang Teban na namatay na si Aling Goring. Pero kahit isa ay wala talagang nagkalakas ng loob
na makipaglamay. Kahit pa yung mga taong palagi natutulungan noon ni Aling Goreng, maya-maya ay dumating na si Manteban. At kanya nang sinundo ang magpipinsan dun sa tindahan kung saan nila na pag-usapan na magkita. Pagdating nila dun sa bahay, natigilan ang magpipinsan at panandalian pang pinagmasdan muna ang malaking bahay na yon. Yung iba ay humanga at namangha sa ancestral house na nasa kanilang harapan, habang yung iba naman ay nahintaputan. Sabi pa nga ng isa sa kanila, para daw yung haunted house na napapanood sa mga palabas. Maya-maya ay bumalik si Manteban at sinabihan na sila nitong pumasok. Pagkakit nila sa ikalawang palapag, sa maluwang na sala, ay naroon ang kabaong ng kanilang lola. At hindi nila maiwasang mapansin kung bakit tila wala yata nakikipaglamay man lamang. Kaya kanila yung itinanong kay Manteban. Pero ang tanong nila ay sinagot din ng isang tanong ng matandang lalaki. Hindi ba raw nasabi sa kanila ang kanilang mga magulang? Wala raw bang naikwento man lamang sa kanila? Matalos magkakasabay namang sumagot ang mga ito at sinabing wala. Sabi nung isa sa mga babae na tawagin nilang natin sa pangalan na Rachel, hindi nga raw sana siya ang pupunta dahil wala daw siyang panahon. Masyado daw siyang busy. Yung nakababata na lang daw sana niyang kapatid, pero mabilit daw ang tatay niya at siyang pinapapunta dahil siya naman daw ang panganay. Sumagot si Manteban at sinabing kahit sino naman sa kanilang magkakapatid ay maaari at hindi naman pinakailangan yung panganay talaga. Biglang sumabat ang isa sa dalawang lalaki na tawagin na lang natin na si Dennis at sinabing buti naman daw kung ganon dahil siya ang bunso sa kanilang magkakapatid. At nang malaman daw niya ang ukol sa malaking halaga na ipapamana sa kanila, ay siya na daw mismo ang nagpresentang pumunta. Dahil sa mga narinig ni Manteban, ay hindi naman niya maiwasang mapaisip sa mga ito. Sa loob-loob niya, ay yung pera lang talaga ang pakay ng mga ito. Sa bagay, sa mahabang panahon nga, ay hindi man lang nila naisipan at nagawang bumisita o kahit magparamdam man lamang sa lola nila. Matapos iyon, ay bigla naman nagtanong ang isa pa sa mga babae ay itago naman natin sa pangalang Cassie. At pasosyal na sinabing bakit raw nakasaradong lahat ang ataw ng kanyang lola. Panandaliang napaisip si Manteban at sinabi mahabang kwento. Pero may pagkamatari na sumagot si Rachel at sinabi na handa silang makinig at maghintay. Kaya napilitan na lamang si Manteban na sabihin iyon ang bilin ng kanyang lola. At malalaman din nila sa tamang oras kung bakit. Iminungkahi sa kanila ni Manteban na magpahinga na lang muna sila dahil sigurado siyang napagod ang mga ito sa biyahe dahil na rin sa layo. Mamili na lamang daw sila sa mga kwarto na naroon. Pero humirit ang isa pa sa magpipinsan na si Edward at sinabi kung maaari daw pang kumain muna dahil sa siya ay nagugutom. Mabilis namang tumugon si Manteban at sinabi may oras ang pagkain sa kanila at hindi pa sila nakakaluto ng kanyang anak na babae. At pumasok ng mga ito sa mga silid. Maya-maya ay dumating na rin ang anak ni Manteban na si Teresa at may dala na itong mga pinamalengke. Nag-usap sandali ang mag-ama at pagkatapos ay nagluto na sila nang maipapakain sa kanilang mga bisita. Nagluto sila ng dinuguan at inihaw na atay na nagustuhan naman ng mga apo ni Aling Gore. Sarap na sarap naman silang lahat sa pagkain inihain ng mag-ama. Pero habang kumakain ay hindi mapigilan ng magpipinsan na banggitin ang tungkol sa kanilang mamanahin. Kaya di maiwasang magkatinginan lagi ni Manteban at Teresa. Halatang halata kasi yung kagaspangan ng ugali ng mga ito. Nang mapuno na si Manteban at tuloy ng mainis sa mga patutsada ng magpipinsan, ay bigla itong tumayo at sinabing kanila ng pag-uusapan ang ukol sa kanilang mamanahin pagkatapos silang kumain.
at pinapasunod niya ang mga ito doon sa sala sa itaas kung saan naroon ang kabaong pa ninang lola. Habang inihintay nila Mang Teban at Teresa ang magpipinsan, ay hindi nila maiwasang hindi pag-usapan ang tungkol sa kalagayan ni Aling Goring. Maya-maya ay dumating na rin yung magpipinsan. Hindi na nagpaligoy-ligoy pa si Mang Teban. Sinabi niya sa kanila na wala naman silang pera na mamanahin. Kaya biglang uminit ang usapan. Nagkaroon kaagad ang matinding tensyon sa pagitan nila. Marami kaagad binitiwang mga salita ang magpipinsan na hindi maganda sa pandinig nila Mang Teban. Sinabi naman ni Mang Teban sa kanilang dahilan kung bakit niya nagawa yon. Dahil sigurado daw siya na wala ni isa man sa kanilang pupunta kung sasabihin niya ang totoo sa kanila. Hindi makapaniwala yung magpipinsan sa kanilang narinig. At dahil sa pagtataka, ay tinanong nila si Mang Teban kung ano talagang dahilan kung bakit sila pinapunta doon. Sinabi sa kanila ng matandang lalaki na salip na pera ay kapangyarihan ang ipapamana sa kanila. Ito daw ang nais na ipamana ng lola nila sa sino mang nais na sumalo nito. Lalong nagalit ang mga ito at sinabing nagkasaya lamang sila ng panahon at pera sa pagpunta doon. Maya-maya ay lumapit si Mang Teban sa atawal at dahan-dahan nito iyong binuksan. Nagulat ang magpipinsan nang makitang wala naman pala yung laman. Kaya lalong naguluhan ang mga ito at tinanong si Mang Teban kung ano ba talagang nangyayari. Kaya ikinuwento sa kanila ni Mang Teban ang lahat. Sinimulan niya sa pagsasabing aswang ang kanilang lola. Ito ang nag-iisa at natitirang aswang sa kanilang angkan. Ipinamalita niya at ikinalat sa kanilang baryo na namatay na si Aling Goring para pagtakpan at patunayan na hindi ito totoong aswang. Dahil ang isang aswang ay walang kamatayan, maliban na lang na maisali na nito ang kanyang birthout o di kaya'y mapuruan at mapatay ng taong may mataas na nalalaman ukol sa mga ganong bagay. Dagdag pa ni Mang Teban, hirap na hirap ng kanilang lola kung kaya nais na nitong magpahinga at magagawa lamang nitong manahimik kapag may isa sa kanyang kamag-anak o kadugo ang sasalo ng birthout nito. Hindi makapaniwala yung magpipinsan sa kanilang mga naririnig ng mga sandaling iyon mula kay Mang Teban. Ang iba naman sa kanila ay hindi talaga naniniwala pagdating sa mga aswang. At hindi nga raw sila sigurado kung lola nga pa talaga nila si Aling Goring. Napapayag lang daw silang pumunta doon dahil sa malaking halaga na maaari nilang mamana. Para matapos na ay niaya sila ni Mang Teban at dinala sa isa pang bahay na ilang daang metro din ang layo mula doon sa ancestral house. At para patunayan na rin sa kanilang lahat na totoo ang kanyang mga sinasabi. Kaya wala na rin nagawa pa yung magpipinsan kundi ang sumunod kanila Mang Teban. Malayo-layo din ang nilakad nila. Pagdating nila doon sa isang bahay, di pa man sila nakakapasok ay umaalingasaw na ang malansang amoy mula doon sa loob. Kinilabutan yung magpipinsan. Pagpasok nila ay nakita nilang kanilang lola na nakagapos. Sa unang pagkakakita pa lamang nila dito ay nasabi na kagad nilang hindi tao ang nasa kanilang harapan. Bagaman nagtataglay ito ng figura ng isang tao, napakahaba ng puting buhok nito na nagsisitayuan at parang alambre sa bigas. Kulang-kula ang mga nanilisip nitong mga mata na animoy may namumundugo doon. Kakaiba din at hindi pangkaraniwan ang matutulis nitong mga ngipin. Mahahaba din ang mga daliri nito kaysa sa pangkaraniwan na naghahabaan ang mga kuko. Pero rinig na rinig nila ang pagmamakaawa nito. Humihingi sa kanila ng tulong. Nasanay tanggapin na nila at saluin ang kapangyarihan nito para makapagpahinga na. Pero hindi talaga nila nakayanan ang amoy at mga pangitain sa loob ng nasabing bahay na yon. Dahil nagkalat ang dugo at mga bahagi ng katawan ng tao. Lalabas na sana sila nang tawagin sila ng kanilang lola at muling magmakaawa.
Sinabi nito na ibibigay niya lahat ng kayamanan at salapi na kanyang naipon sa pagdaan ng mahabang panahon. Dahil kailangan na niya talaga iyong maipasa. At sinabi ng lola nila kay Manteban kung saan ito'y tinatagong lahat ng kanyang kayamanan. Pero hindi talaga nila kaya. Ayaw nilang matulad sa kanilang lola at maging aswang. Nakakakilabot ang tinig na yun ng kanilang lola habang ito'y nagmamakaawa. Pero nang ibabaw pa rin talaga sa kanilang takot. Kung kaya, tinanggihan pa rin nila ang iniaalok nito kahit pang kapalit ay malaking halagang kayamanan. Nagmamadaling lumabas yung magpipinsan at nagtatakbo pabalik ng ancestral house. Awang-awa na si Manteban kay Aling Goring. Pero wala naman siyang magawa. Dahil may edad na rin siya at hindi nila alam kung ano magiging epekto kung maisalin ito sa hindi naman katugo. Sinabi pa ni Aling Goring na pagod na siya at ayaw na niyang pumatay pang muli si Manteban alang-alang sa kanya para lang mayroong maipakain sa kanya. Sinunda ni Manteban yung magpipinsan pero nagulat siya nang pagpasok niya sa bahay at tutukan siya ng isa sa mga ito ng sarili niya pa mismong itak habang isa naman ay may hawak ng tali at siya ay ginapos. Kanila itong pinagbantaan na papatayin kapag hindi nito sinabi kung saan nakalagay kung sinasabi ng lola nilang kayamanan. Ayaw sanang sabihin sa kanila ni Manteban alang-alang na rin kay Aling Goring. Pero naalala nitong bigla ang kanyang nag-iisang anak. Kung kaya kanya na lamang itinuro sa mga ito yung kayamanang itinatago ng matanda. Pero walang kamalay-malay si Manteban na ang kanyang anak na si Teresa ay naroon at kasama si Aling Goring. At hindi nito natiis yung nakikitang paghihirap ng matanda. Kung kaya, nagdesisyon itong siya na ang sumalo sa bertod nito. Samantala, sa ancestral house, nakuha na magpipinsan ang papay nila at papalabas na sana. Nang bigla na lang silang natigilan dahil nasa harapan na nila si Teresa. Nanlilisik ang mga makukulang mata nito at parang isang mabangis na ayok na gutom na gutom. Sa pagkabigla ay natulala ang magpipinsan at hindi nakagalaw. Tuloy na silang nabalot na matinding takot at na blanko. At isa-isa silang bumagsak na naliligo sa sarili nilang mga dugo. Makaraan ng ilang araw ay isa-isang nagdatingan doon sa ancestral house yung mga anak ni Aling Goring. At tinahanap ang kanya-kanya mga anak. Pero wala na silang naabutang kahit anumang bakas ng mga ito. Wala na rin ang mag-amang Eva na Teresa. Dala ang kayamanan ni Aling Goring ay nagpakalayo-layo na sila. Sila na totoong nagmalasakit at nagmahal sa matanda. Na itinuring din naman ni Aling Goring na higit pa sa kapamilya. Naganap po ito. Mahigit isang dekada na rin ang nakalipas. Nagbakasyon po kami noon sa probinsya nila mama. Namatay po kasi ang tatay nila. Bali pangalawang punta ko na sa probinsya nila. Kaya kahit papaano ay kilala ko na yung mga kamag-anak namin doon. Habang nakaburol si Lolo ay napag-uusapan na namin ang mga pinsang ko ang tungkol sa idadaos na pesta sa katabing bayan namin. Balak nilang pumunta para makipiesta at kanila akong niyayayang sumama. At dahil wala namang ibang pwedeng gawin doon para makapaglipang kung kaya pumayag naman po akong sumama. At isa pa, naisip ko rin na masaya yon. Baka may makilala pa ako ng mga pwedeng bagong maging kaibigan. Kaya nang mailibing na si Lolo, nagpabayang kami ng mga pinsang ko. Bibili daw kasi sila ng bagong damit na siya nilang susuotin doon sa piyesta. At nang sumapit na yung araw ng mismong piyesta, magkakasama kami nagpunta. Medyo may kalayuan din pala yon
mula sa bahay nila lola ko, kaya napagod din talaga ako sa paglalakad. Pagdating namin doon ay napakaraming tao ang nasa labas. Ramdam na ramdam mo yung kasiyahan nila at yung pasyon na kanilang ipinagdiriwang. Ang daming palaro at mga palabas. Wala rin tigil sa kakabayo yung sound system na kanilang inarkila. At halos lahat ng bahay ay napakaraming handa at nag-aanyayang kumain sa kanila. Yun yung unang beses na nakaranas ako ng pesta doon sa probinsya. Kaya nasabi ko talaga sa aking sarili noon na ibang iba pala talaga ang piyesta sa probinsya kaysa sa Maynila. Doon kasi kahit di mo pakilala ay ayayain ka. At para bang matagal ka nang kakilala, pakikitunguhan ka mabuti at istimahin talaga. Ako na nga lang tumatanggi ng huli pagkat nabusog na ako dahil rin sa dami ng aking nakain. Pero habang nasa labas ako ng isang bahay at tinihintay ko yung mga pinsan ko, ay may biglang lumapit sa akin na isang babae. Tingin ko ay halos magkaedad lamang kami. Sa unang kita ko palang sa kanya ay masasabi kong maganda talaga siya. Hindi pa nga ako makapaniwala noong una na taga doon din pala ito. Dahil ang ganda ng kutis niya, makinis yon at maputi. Nagtaka ako kasi napakainit doon. Kaya nga yung mga pinsan ko ay makayumanggi talaga at wala man lang maputi sa kanila. Kinausap niya ako at tinanong kung taga saan. Kaya sinabi ko naman kung saan kami galing ng mga pinsan ko. Sinabi ko rin na hindi talaga ako taga roon. Taga Maynila ako, sabi ko. Napauwi lang kami ng nanay ko dahil sa namatay yung lolo ko. Isabel ang pakilala niya sa akin. Doon daw siya ipinanganak at lumaki. Niyaya niya ako, baka gusto ko na pumunta sa kanila at subukan tikman ng kanilang mga inyanda. Dahil sa bait at ganda niya, kahit busog pa ako, hindi ako nagdalawang isip na pumayag. Kaya umuwi ako sa imbitasyon niya. Pero sinabi ko sa kanya na baka pwedeng hintayin muna namin yung mga pinsan ko. Nakasalukuyang kumakain noon sa loob. Medyo napaisip pa nga siya ng sandali nang sabihin ko yun, pero pumayag din siya. Halos may kalating oras din kami naghintay. Kung kaya marami din kaming mga napag-usapan. Masayang kausap si Isabel at ang sarap niyang umiti. Kaya ilang beses niya akong nahuli na nakatitig sa kanya. Kasi ang sarap niyang pagmasdan habang nagsasalita. Hindi ko nga maiwasang masabi sa sarili ko noon na napakaswerte ko naman dahil ako pa talaga ang napili niyang kausapin at yayain doon sa kanila. Matapos ang halos may kalating oras nga na paghihintay namin sa labas, ay nagsilabasa na rin yung mga pinsan ko at medyo nagulat pa nga sila nang makitang meron akong kausap. Paglapit nila sa akin ay makailang beses akong siniko ng mga pinsan kong lalaki at kinulit akong ipakilala ko sila kay Isabel. Habang panay naman ang pagtatanong sa akin ang dalawang pinsan kong babae kung sino daw ito. Kaya tumayo na ako at ipinakilala ko sa kanilang lahat si Isabel. Tumayo din naman si Isabel at inilahad niya sa kanila ang isa niyang kamay. Sinabi ko sa mga pinsan ko na niyayaya kami ni Isabel na magpunta sa bahay nila para doon naman makisaya at makikain. Tuwang-tuwa naman yung mga pinsan kong lalaki nang marinig nilang sinabi kong yun. At nagmamadali na sila. Kumalma naman yung mga pinsang kong babae at paano na raw yung plano naming manood ng mga palabas doon sa may plaza. Pero nagpumilit yung mga pinsang kong lalaki at sinabing sandali lang kami kanila Isabel at manunod na lang kami pagbalik. Kaya matapos namin makapag-usap ay umalis na kami at tinungo ang bahay nila Isabel. Habang naglalakad kami ay may nadaanan kaming mga tao. Nag-uumpukan sila at nagkakagulo. Kaya napausyoso din kami magpipinsan. Nagulat kami sa aming nakita.
Nanindig talaga ang mga balahibo ko ng mga sandaling iyon. Dahil may isang lalaki na nakahandusay at duguan ito. May mga malalaki at mahabang sugat. May mga nagsasabi na sinuwag daw ito ng kalabaw. May mga nagsasabi namang aswang daw ang gumawa noon sa lalaki. Pero ang isang pinagtataka ko ay nung mapatingin ako kay Isabel, bakit gano'n na lang yung paraan ng pagkakatingin niya doon sa lalaki? Galit na galit ang kanyang mukha at grabe ang pagkakatitig niya dito. Nanlilisik talaga ang kanyang mga mata. Dilat na dilat at halos hindi kumukurap. Tapos bilang nagbago ang kanyang mukha. Na para bang nangingiti naman siya at natutuwa sa sinapit ng lalaki. Kaya medyo nawirduan talaga ako sa kanya. Ngunit hindi ko lang iyon ipinalata at ibinaling ko na lang sa iba yung aking atensyon. Matapos iyon ay nagtuloy na kami. Pero medyo nag-iba na yung pakiramdam ko. Malayo-layo pa yung nilakad namin bago tuluyang narating yung bahay nila Isabel. Pagdating namin doon ay di talaga maiwasang igala ko yung aking paningin. Para kasing hindi piyesta ang pinagdiriwang nila. Dahil kung ano sigla at saya doon sa pinanggalingan namin ay siya namang lungkot at walang kabuhay-buhay doon sa kanila. Napakatahimik at wala man lang anumang palamuti na nakasabi. Kaya nagtaka din yung mga pinsang ko at tinanong nila si Isabel kung bakit ganun doon sa kanila. Biglang sumeryoso ang mukha nito at sinabing kabaliktaran talaga sa karaniwan ang paraan ng kanilang pagdaraos ng kapistahan. Mas pinili daw kasi ng kanilang mga ninuno na idaos ang mahalagang okasyon na iyon ng taimtim at punong-puno ng paggalang. Hindi daw sila mahilig sa mga kalayawan at ingay. Ang gusto daw nila ay tahimik at simple. Pero masaya pa rin man daw nilang nairaraos. At sinabi pa niya sa amin na kaya niya kami ni Aya ay para matikman ang masasarap nilang pagkain na niluto. Kaya iyon na lang daw ang pagtuunan namin ng pansin. Maya-maya ay isa-isa na naglalabasan ang mga tao mula sa kanya-kanyang mga tahanan. At napansin namin na para bang natatakot ang mga ito at hindi sanay na makisalamuha sa mga tao. Nasa gilid sila ng dingding ng kanilang mga bahay at doon nakasilip. Kaya nawirduhan na rin talaga sa kanila kahit ang mga pinsang ko. Sinabi ko nga sa kanila na umuwi na kami. Dahil may nararamdaman na akong hindi maganda. Mula nang makita ko yung naging reaksyon ni Isabel doon sa lalaki. Pero ayaw pumayag ng mga pinsang kong lalaki. Ayaw pa raw nilang umuwi. Dahil gusto pa raw nilang makasama at makakwentuhan si Isabel. Maya-maya pa ay nasa tapat na kami ng kanilang bahay mismo. Umuna siya sa amin ang bagya at inimbitahan na kaming pumasok sa loob ng bahay nila. Walang kagamit-gamit ang bahay nila na yon. Pinaupo niya kami. Pumasok niya sa isang silid. At paglabas niya ay mga kasama na siya. Pinakilala niya sa amin ang kanyang ama't ina. Matapos yon ay nagpunta na ang mga ito sa kanilang kusina. Di namin maiwasang hindi mapansin yung kakaibang pakiramdam doon sa loob ng bahay nila. Parang hindi kasi talaga piyesta. Walang kabuhay-buhay. Parang ang lamay yung napuntahan namin at hindi pistahan. Pagbalik ng mga magulang ni Isabel ay may dala na silang mga pagkain. Nakailang balik pa sila sa kusina hanggang sa tuluyan ang napuno ng pagkain yung kanilang mesa. Namangha kami sa dami ng pagkain inihain nila sa amin. At mukha iyong masasarap lahat. Pero nakapagtataka lang rin talaga dahil sa wala sa itsura nila at ng kanilang pamamahay na may ganun pala sila karaming handa. Parang hindi talaga kami makapaniwala. Sinabihan nila kami na kumain na pero hindi ako kumain.
dahil sa busog pa talaga ako. Kinabihan pa nga ako ni Isabel at pinipilit niya akong kumain. Sabay daw kami. At biniro pa nga niya ako na susubuan basta kumain lang daw ako. Natakot-takot na pambubusga naman ang inabot ko sa mga pinsang ko. Hanggang sa napansin naming unti-unti na nagkukumpulan yung mga tao sa labas ng bahay nila Isabel. Kaya panay din ang lingon ko. Dahil pakiramdam ko, di para bang susugurin na kami ng mga ito. At nang minsan lumingon ako, ay napansin kong parang may nagiging mga pagbabago sa kanilang mga mukha. Kaya naalala ko yung mapagsik na mukha ni Isabel nung tinitingnan niya yung lalaki na nakahandusay at naliligo sa sarili nitong dugo. Ganun na ganun ang itsura ng mga tao sa labas ng bahay nila Isabel. Kaya kinakabahan na ako noong mga sandaling iyon. Pakiramdam ko pa nga parang gusto nang sumampa ng mga ito doon sa bintana nila Isabel para makapasok. Hanggang sa unti-unti nang nagkakatotoo yung masamang hinala ko. Lalong-lalo na nang may makita akong mga kalalakihan na pasimpleng sumisilip doon sa may kusina nila Isabel kung saan nang gagaling yung mga pagkaing inihain nila sa amin. At ang mas nakakatakot pa ay nakita ko may hawak pang itak ang mga ito. Kaya nagsabi na ako kay Isabel na kung maaari ay uuwi na kami dahil baka hinahanap na kami ng aming mga magulang. Pero itong mga pinsan kong lalaki ay panay ang awat at pigil sa akin. Pero paulit-ulit ko talagang sinabi kay Isabel na kailangan na namin umuwi. At ganoon din ang gusto ng dalawang pinsang babae. Nahalata na rin kasi nila yung kakaiba at nakakatakot na ikinikilos ng mga tao doon. Pero biglang sumagot at sumali sa usapan namin ni Isabel ang kanyang mga magulang. At sinabi ng mga ito na masyado naman daw kami nagmamadali. Hindi pa nga raw nila inilalabas yung pinaka-espesyal nilang putahe. At hindi pa rin daw namin natitikman yung kanilang mga masasarap na panghimagas. At nang magsasalita pa sana ako, ay kagad akong pinutol ang tatay niya at pinatigil sa aking pagsasalita. Nung mga sandaling iyon, nang mapatingin ako muli sa labas, ay ibang-iba na talagang ikinikilos at itsura ng mga taong naroon. Parang ang hindi na talaga sila mga tao. Para bang umuusok ang kanilang mga ilong sa sobrang galit na hindi ko naman malaman kung bakit at pailalim sila kung makatingin sa aming magpipinsan na humihingal pa sila habang nakatitig sa amin ng masama. At nang subukan kong tumayo ay halos sabay-sabay na biglang napakilos ang mga ito. At animoy, susunggaban na talaga kami. Kaya dahan-dahan na rin napatayo yung mga pinsang ko. Hanggang sa may narinig kami na boses na tumatawag sa amin. Familiar sa amin ang tinig na iyon. Boses iyon ng tiyuy namin na nakatatandang kapatid ng nanay ko. At mayroon siyang mga kasama. Biglang nahawi yung makapal na bilang ng mga tao na nasa labas at nakita na namin sila. Lumabas kami ng bahay nila Isabel at nakapagtatakang nanumbalik na sa dati yung kanilang mga itsura. Naging mga maamo uli na para bang walang nangyari. Na kung makikita mo sila ay isipin mo na para bang ang babae talaga. Umalis kami sa lugar na iyon nang hindi man lamang nagpaalam sa kanila. Halos isumpa ko yung karanasan kong iyon dahil sa tindi ng takot na aking naramdaman. Kwento ng mga kamag-anak namin habang naglalakad kami sa daan. Di biro yung pinasok namin lugar. Buti na nga lang raw. At may matino silang napagtanungan na nakapansin sa amin. Kung kaya natunto nila kami. Hindi umano tao ang naninirahan sa lugar na iyon, kundi mga aswang. Angkan
ng mga aswang. Isang buong baryo na magkakamag-anak na mga aswang. Kaya nang makauwi kami sa bahay nila Lola, hanggang sa bumalik kami sa Maynila, ay hindi na talaga ako lumabas-labas pa ng kanilang bahay. Kahit yung mga pinsan ko ay hindi na rin inugaling lumabas at magpunta kung saan-saan. At nung araw na iyon mismo ng pista, ay hindi na kami dumalo pa ng sayawan kinagabihan. Mas minabuti na lang naming manatili sa bahay. Buti na nga lang rin at gano'n ang aming ginawa. Dahil matapos ang piyesta, ay napabalita na tatlong kabataan ang bigla na lang nawala at hindi na muling natagpuan pa. Hinala namin magpipinsan, baka nabihag ang mga ito ng kagandahan ni Isabel at sa tamis ng mga pangungusap nito. Pero walang nakasisiguro at makapagsasabi ng kung ano ba talaga ang totoo nangyari sa mga nawawala. Pinatingnan din nila noon yung mga pinsang ko na kumain doon sa bahay nila Isabel. Duda kasi sila na baka hinawaan ang mga ito. At puro buhok ang nakuha sa kanila. Nakakakilabot ang tagpong ngayon. Mahaba at napakaraming buhok. Kaya naging aral na sa amin magpipinsan ang tungkol sa bagay na yon. Hanggang ngayon ay hindi na ako basta-basta kumakain, umiinom sa kung kani-kaninong bahay. Maliban na lang kung sa kakilala ko talaga. At hindi na rin ako nakikipiesta pa kapag naandun ako sa probinsya.